Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa Mikalab, shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Mikalab, shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At sa mga kasamahan ko pong reactors, mga kalingap partners. At sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong may isang Danjoy supporter no na nag-comment po sa nakaraan kong upload. At gusto ko po yung comment niya. Gusto kong i-emphasize yung mga point na sinabi po niya doon. Okay? So ito po yung comment niya guys no. Shoutout po kay Shaira Joyce Domincilio po siguro ito. Putol po no. So, shoutout po sa iyo, ma'am. Ma'am Shaira Joyce, okay? Mas palakasin po natin ang Danjoy, okay? Para di magtagumpay ang mga taong gustong pabagsakin ang Danjoy. Dito magkaalaman ang totoong supporter ng Danjoy. Love lang po. Ayun, so napakagandang comment po ni ma'am, no? Ma'am Shaira. Ngayon na ganito ngayong nangyari, no? Alam po natin, guys. Ika nga no, para pong may dumaan na unos, no, may dumaan na bagyo sa community po o sa mga nagsuporta po talaga sa Danjoy. Okay? So dahil nga po sa nangyari po, no, nandiyan po yan, ika nga itong si Kuya Brooks ay siyempre, no, hindi naman po makatanggi, naintindihan po natin yan dahil siyempre sponsor po yan at kasama nga po si M, no, sa pagpunta nga ng sponsor doon sa bahay niya. So siyempre, hindi mo po pwedeng tanggihan yan. Okay? At the same naman, pag alam po natin, sa nabanggit po niya, hindi po alam ni Kalingap Dan na nandoon po si M. At kahit naman siguro alam niya, siyempre bilang kaibigan, hindi naman po, ika nga hindi rin po siguro maganda na iwasan mo kung wala naman kayong problema, kung hindi naman po kayo nag-aaway. Kaya naintindihan po natin kung nagiging ganun po ang interaction ni Kalingap Dan doon nga kay M. Okay? Siyempre, pakikipag-kapwa-tao po yan, no? At ika nga, yun po talaga ang pinaka-professional, pinaka-civil way kung paano mo po i-entertain yung kaibigan mo. Mahirap naman po yung nasa harap-harapan mo na hindi mo babatiin dahil lang natakot ka sa mga Danjoy supporters. So, siguro, pangit na din po siguro na pag-uugali kung ganun po ang gagawin ni Dan. So, naiintindihan po natin yun, guys. Okay? Pero, hindi po natin alam, guys, baka mamaya itong mga taong, ika nga, no, hindi makapag-move on sa nangyari nga po, no, sa tandem ni Kalingap Dan nung una. Kasi alam po natin, guys, marami po ang masamaan loob doon na parang tinanggihan kasi o parang inayawan po kasi yun ni Kalingap Dan. Anong reason, no? Napaliwanag naman po yun ni Kalingap Dan doon nga po sa huling vlog ni Kalingap Rab doon sa tambalan nila. Sa ma-recall ko guys, if I'm not mistaken, ang sabi po ni Kalingap Dan, ayaw niyang ipagpatuloy yung ika nga yung tandem nila kasi may mga expectation po kasi ang mga sponsors na gusto ng mga nag-support sa kanila na magiging sila pagdating ng dulo. At ayaw po ni Dana sakyan yun kasi may mga plano sila na pabakasyonin kung saan-saan. Ayaw pong samantalahin ni Kalingap Dan yun. Kaya tama lang po yung ginawa ni Kalingap Dan. Ika nga nagpakatotoo lang po siya. Mahirap naman po magpanggap na mahal na mahal mo yung tao o okay lang kung magkatuluyan kayo deep inside, eh wala ka namang pagtingin, no? Wala ka namang, ika nga hindi tumitibok ang iyong puso. So mahirap din pong pilitin, ika nga ang puso ay hindi po natin pwedeng turuan guys. Ika nga dapat po nilang unawain ang sitwasyon ni Kalingap Dan at magpasalamat sila na si Kalingap Dan hindi ika nga na naman tala, no, doon sa mga gusto ng sponsors. Ika nga habang maaga pa nagsabi na siya at gusto na niyang tigilan ika nga kasi nakikita niya hindi po niya kayang i-fulfill, no, yung kanilang expectation at ayaw niyang mababash siya. So habang maaga pa umayaw na siya. At dahil nga po doon guys, no, sa pag-ayaw ni Kalingap Dan, marami po na hanggang ngayon ay hindi makapag-move on. At galit sila dito nga kay Joy o kung sino man yung nagpo-promote. Actually, galit sila kay paring Bobby TV kasi ang akala nila si Bobby TV ang nagpo-push talaga.
Ang hindi po nila alam na siyempre unang-una po dyan, si Kalingapdan po ang umayaw. Pasalamat sila na hindi na namantala si Kalingapdan sa mga supporters o mga sponsors. Yun ang hindi nila hanggang ngayon ay hindi po nila matanggap. So ngayon may mga ginagawa po sila guys no, na mga hakbang katulad nito, no, isa na po ito na ang akala nila na isahan nila ang Danjoy community. Na pumunta doon si M, dumalaw kay Kuya Brooks na hindi naman po talaga mahindian sa nabanggit ko po. At ganun din po si Kalingapdan kung nandoon nga, kung hindi nga niya alam, kahit naman siguro alam niya, siyempre bilang civil, no, civil way na paano mo i-entertain yung kilala mo dati, kaibigan mo, eh natural lang po yun. Kung ano man yung nakikita natin guys, ika nga, pinakita lang po ni Kalingapdan yung kanyang kabaitan. At wala pong against doon kay Joy, no, kung ano man yung naging kasayahan nila, picture taking nila, yan po ay pakikipagkapwa-tao ika nga doon sa kaibigan mo. Kaso lang, alam natin guys, no, sa mga nababasa natin sa comments at sa mga nag-reaction din, yung mga taong behind doon, no, sa grupo nila ay talagang nag-enjoy pala, no, nag-enjoy, nag-celebrate sila. Kasi ang akala nila o sa tingin nila na isahan po nila ang Danjoy community. At successful po sila doon guys, ang daming sumama ng loob at makikita po natin dito guys ano sa part 5 no o episode 5 ng vlog po ni Kalingaprab sa Danjoy ay talagang apektado po talaga. Bumaba po no ang views dahil nga po doon sa nag-succeed sila no, marami ang sumama ng loob at umayaw no, ayaw nang panoorin ang episode 5. Doon tayo nalungkot no dahil nga po ika nga partly nag-succeed sila sa kanilang gustong gawin. At dito nakita natin guys, yung comment ni Ma'am Shaira Joyce ay napaka-applicable. Ika nga, instead na panghinaan po tayo ng loob guys dito nga sa Tambalang Danjoy na kung saan sinusuportahan natin, dapat mas palakasin natin. Paano po ba natin mapalakas? Siyempre, panoorin natin, i-like natin, i-share natin, at uulitin natin, ika nga i-marathon natin. So yun po no, kung paano natin mapalakas. Alam ko po, marami po ang gumagawa niyan. So gawin natin, no, huwag nating tigilan no, kung ano yung ginagawa natin dati sa panunood po natin sa Tambalang Danjoy. Ganun din po ang gagawin natin. Ika nga, huwag tayong panghinaan ng loob. So tuloy lang po natin guys. Kasi kung huminto po tayo guys, eh magtagumpay po yung mga taong behind nga dito sa gustong manggulo sa Tambalang Danjoy. Ang isang reason siguro guys no, kung bakit marami ikangang gustong pabagsakin itong Tambalang Danjoy. Dahil siguro nakita po nila na iba po ang lakas. No? Napakalakas po ng tambalan nila, napakalakas po ang kilig. Mababasa po natin sa mga comments at imagine guys, record breaking po yan sa unang episode at second episode. Napakarami po ang comments, mga mahigit po 15,000 sa lahat po na vlog yata no, kung hindi ako nagkamali, mga vlogs po ni Kalingaprab, record breaking po yung mga comments na ganong karami. Kaya isa din siguro yan sa kinainggitan ng mga tao na yon, yung mga supporters na yon, na ika nga supporters ng dating tambalan na hanggang ngayon ay hindi po sila makapag-move on. Ika nga, inggit ang motibo guys. So gusto nilang pabagsakin ang Tambalang Danjoy at dito nga dahil nga humina ito, kaya nga po sila sigurado nagsiselebrate po sila. Kasi akala nila tuluyan nang mawala ang Danjoy. Pero tama itong comment ni Ma'am, dito natin maipakita, dito magkaalaman kung sino ba talaga ang supporter ng Danjoy. Ayun. Ito naman guys, ano sa nangyari nga guys, ano itong pagpunta nga nila kay Kuya Brooks at siyempre no, hindi naman makatanggi si Kuya Brooks. Hindi po natin alam guys, baka mamaya sit up po talaga ng mga taong gusto lang po talagang sirain ang Tambalang Danjoy. At ika nga parang ginamit lang po nila yung connection nila ika nga kay Kuya Brooks. At bilang pakikipagkapwa tao ni Kuya Brooks, wala din po siya magawa. So pinakita lang po niya yung kanyang kabaitan. Pero binanggit naman po ni Kuya Brooks na siya po ay solid Danjoy. Dati talagang nakasuporta siya doon sa tambalan nila. Pero ngayon, Danjoy na po siya. Okay? Actually guys, hindi po natin alam. Baka marami pa po silang binabalak na gustong gawin na sirain lang talaga itong Tambalang Danjoy. Okay? Dahil nga ito, naumpisa na po nila.
So, ika nga, kung magpatalo tayo, guys, ay talagang mag-succeed po sila. Kaya pinaka-the best talaga, tama yung sabi ni Ma'am Shaira, dito natin maipakita o dito magkaalaman kung sino talaga ang sumusuporta sa Danjoy. Okay? So, sabi nga, united we stand, divided we fall. Ayun. So, ganun dapat ang gawin natin, guys. Dapat magkaisa tayo at gawin natin kung ano yung dapat natin gawin, masuportahan natin yung tambalan na sinusuportahan natin. Of course, lahat po ng tambalan na mga tandem po no, na ginawa ni Kalinga Prab, suportahan po natin lahat yan. Pero dito nga, dahil nga nakasupport tayo sa Danjoy, siyempre, alagaan natin o ika nga, suportahan natin, gagawin natin kung ano yung nararapat na mapalakas natin at hindi dapat panghinaan ang mga kasamahan natin na nakasuporta sa Danjoy at lalo na ang Danjoy o si Joy, no, dapat hindi po panghinaan ng loob si Joy. Ika nga ito, guys, no, mga pagsubok lamang na lilipas din. Okay? Ika nga, magkaisa lang po tayo at gagawin natin, panuorin natin, i-like, i-share natin at ulit-ulitin natin sa makakaya po natin. At doon natin masuportahan ang mga vlogs ni Kalinga Prab dito nga po sa Tambalang Danjoy. Huwag tayong magpadala kung ano man yung mga panira nila. Yan po ay mga sit-up na ginagawa nila dahil gusto lang nilang ika nga mabalikan, no? Dahil hanggang ngayon marami po talaga ang masama ang loob sa nangyari nga. So ika nga, hindi pa rin sila makapag-move on. Hindi man lahat, no, dahil may mga kasamahan po sila na ngayon makadanjoy na po, no. Marami po akong nabasa sa comments. Sabi nga nila, pasensya guys, dati akong nakasuporta sa ganitong grupo, pero ngayon nakita ko dito kung gaano kasaya si Kalingap Dan. So, nakasupport na ako sa Danjoy. Okay? So, marami akong nababasang comments ngayon dahil iba po talaga, guys, no. Iba ang saya ni Kalingap Dan. Para bang ito yung tambalan na siguro hindi natin ma-expect o hindi natin maisip siguro na time will come na sasabihin din ni Kalingap Dan na aayaw na siya dahil ayaw niyang maibigay yung expectation ng mga supporters o ng mga sponsors. Parang sabi ko nga, parang gusto ni Kalingap Dan talaga, parang may pagtingin din siya, parang may gusto din siya kay Joy. At ito namang si Joy, nakikita natin, parang may pagtingin din po kay Kalingap Dan. Siyempre, mabait na, gwapo pa. So, dapat dito guys, magiging advance po yung pag-iisip natin. Ika nga, kung may mga binabalak sila, dapat one step ahead po tayo. Mag-i-expect na tayo na hindi lang yon. At baka marami pa silang gustong gawin. Baka i-trap nila si Kalingap Dan to the point na talagang ano, para sumama lang talaga ang loob ng mga Danjoy supporters. Pero sabi ko nga po, dapat magkaisa po tayo at suportahan natin ang mga vlogs ni Kalinga Prab dito sa Danjoy at sa mga ibang tambalan. Okay? So, ganun lang po yon. So, yun lang po guys ang aking komento dito nga sa comment ni Mama Shaira Joyce. So, maraming salamat po sa inyong lahat guys sa mga nakasuporta po, no, sa mga upload namin, sa mga live namin. Pag-comments, pag-likes at saka pag-shares, no, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.